Alam nyo, kasama talaga ito, itong enrollment na to sa budget ng mga magulang po talaga ang pagpapaaral ng anak. So, before po kasi yun nga, dati kasi, iyan, ginagawa ko talaga yung talagang araw na lang pasukan talaga, doon ako mag-enroll. So, minsan hindi ko siya iniintindi kaagad pagka may pera ako. So, yun nga, nababago pa. Yung kumbaga, yun nga, dahil nga dumadaan tayo sa mga financial na ano, yung mga, ayan, yung mga talagang kakulangan, kakapusan. So, yun, natututo ka pala, guys. So, iyan, isa sa talagang pinaghahandaan ko talaga taon-taon, early yung pag-e-enroll. So, hindi ko na hinihintay na magpasukan. Kung may dumarating talaga ako na extra na budget, so, yun talagang inaano ko na, ine-enroll ko na. So, before kasi, hindi ko muna siya iniintindi. So, parang... Hi guys, welcome po ulit sa aking channel. This is Nin Malakay po, Simplify Happiness, simpleng buhay, buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. So ayan guys. So ayan guys, maliwanag yung ilaw natin, yung ating ayan, yung mini lampshade natin. So hindi po yan nag-ano. Ayan yan, kaya dahil lang maputi yung mukha ko masyado dahil dun sa ating ginagamit na ilaw. So yan. Dito na naman po tayo sa aking channel. So yan, kwentuhang nanay na naman po ito, kwentuhang budget. Ayan, usapang pera. So isa sa pinaghahandaan, ayan, taon-taon ay ang enrollment. So ayan guys, nag-enroll na po ako. So ayan ang ating resibo. So kambal po yung aking anak. So ayan, nag-enroll na po ako, naka-enroll na po ako. So kambal po kasi ang aking anak, incoming grade 9. So ayan, nakapag-enroll na po ako, plus yung kanilang books, nabayaran ko na rin po. So, alam nyo, kasama talaga ito, tong enrollment na to, sa budget ng mga magulang po talaga, ang pagpapaaral ng anak. So, before po kasi yun nga, dati kasi... iyan, ginagawa ko talaga yung talagang araw na lang pasukan talaga, doon ako mag-e-enroll. So, minsan hindi ko siya iniintindi kaagad pagka may pera ako. So, yun nga, nababago pa. Yung kumbaga, yun nga, dahil nga dumadaan tayo sa mga financial na ano, yung mga, ayan, yung mga talagang kakulangan, kakapusan. So, yun, natututo ka pala, guys. So, iyan, isa sa talagang pinaghahandaan ko talaga taon-taon, early yung pag-e-enroll. So, hindi ko na hinihintay na magpasukan. Kung may dumarating talaga ako na extra na budget, so, yun talagang inaano ko na, ine-enroll ko na. So, before kasi, hindi ko muna siya iniintindi. So, parang isang naging struggle yon. So, sa mga nanay na kanya, nakikinig, parang naging isang struggle yon sa financial life ko. So, ayan nga, kagaya ng sinabi ko, kaya ka pala inilalagay sa mga sitwasyon o pangyayari sa buhay na ganyan, yung mga financial na pagsubok na yan, inaano ka pala, kumbaga, tinetest ka, kumbaga, sinusubok ka para yan, mas maging ano ka, wiser. So, para nga sa mga ayan, sa paghawak mo ng mga budget, ng mga pera na darating, mas nagiging wiser ka pala. So, dati, yun nga, hindi ko siya masyadong iniintindi. So, pag nakahawak ko ng pera, so, instead na itatakbo ko sa school, hindi ko muna siya idinadala sa school. So, kung kailan pasukan, doon ako ngarag. So, ang nangyayari, dahil nga yung extra pera, imbis na nagamit ko siya sa school, nagamit ko siya kung saan-saan lang. So, ngayon, etong bakasyon, ayan, bakasyon nung ano, bukas naman yung office nung school nila. So, at saka naman, pwede naman ng mag-early enrollment. So, ginagawa ko ng ano yun, kumbaga, itong bakasyon na to, inuunti-unti ko. So, yung munang isa, in-enroll ko, kasi nga kambal yung akin. So, guys, ito, nag-private yung school yung anak ko, kasi naka-avail kami nung ano, yung 13K na yan, yung binibigay ng ating ano, government. Ayan, support doon sa mga nagpa-private school, at saka yung incoming na
yun grade 11, grade 11, 12, parang 19K ata sa kanila. So, yun. Meron po, tig 13K yung aking anak na yun. Yung ating, parang, yung, lahat naman po nung ano yun, nag-private school, nakakuha ng ano, 13K from the government. So, yun. Ngayon, na binabawas dun sa, tuition. So, yun. Kaya po tayo na nakapag-private. So, tsaka yun lang naman din po yung article sa buhay. Yung aking, ano lang naman, kagaya na sinasabi ko, wala naman akong mga luho-luho, kundi yung, ano, educational, education ng aking mga anak. So, dati kasi, minsan iniisip ko talaga, sabi ko nga, ano yung mga naging dahilan kung bakit, isang kung anong factor na yun nga, yung nagkaroon tayo ng financial struggle. So, ganun pala. So, dapat pala, pag lalo na kung halimbawa working abroad si tatay or si nanay yun, eh lalo na kung may padala naman, edi enroll nyo na agad, huwag nahintayin ka agad yung ano pasukan, kasi magagastos yung pere pa namang extra budget, edi ipunipunin pa konti-konti at ilaan doon sa enrollment. So yung mga books, ngayon na-enroll ko na, yung dalawa, nakabili na ako ng books ng isa. So yung isa pa ibibili ka ng books, and then after nito unti-unting ko naman yung mga needs nila sa school. So yung akin na mga anak na panganay, minsan siya na yung bumibili ng mga libro, hindi yung mga notebook, yung mga basic na kailangan. So yun, naisip ko dati na ganun eh, kung kailan yung pasukan, doon ako naghabol, naghahanap ng pera, which is bago naman dumating yung pasukan, may pera naman ako pala na dumaan sa aking kamay. Bakit nga ba hindi ko naitakbo sa school yun? Kaya nga po ito yan. Bali ito kasi ilang resibo na to, tatlo. Ito lang yung nakita ko ngayong magbablog ako. So, ganun pala dapat, siguro hindi lang sa enrollment, kung halimbawa, ayan, yung mga bayaring ilaw, medyo tumaas ang ilaw dati, parang 11 ano eh, pesos per kilowatts. Parang ngayon nakita ko 12 pesos something. So yun, suksukan. So syempre ang magiging ano naman dahilan na yan nung iba, syempre kung paano kung walang pera, kung walang ano. Kaya nga yun, talagang I love my work, kasi kung wala yung trabaho ko talaga, walang papasok na income. So yun, kaya yun, mahalin din natin yung ating mga trabaho, kahit na basta yan ay marangal, yan, hindi naman lumalabag sa batas ng tao o sa batas ng Diyos, okay po yan. So yun, sa totoo lang, ilang years na ako doon, so mabibilang mo lang talaga sa daliri kung ilang araw lang ako absent, maliban lang talaga yun sa may sakit ako, kasi yun nga, sa mga sumubaybay sa aking vlog, yun nga, nagkasakit ako dati, medyo natagalan akong na-admit sa hospital. So yun yung mga ganun. Pero kung palagang papasok tayo, minsan umuulan at bumabaha, ang hirap, yung gigising ka ng maaga, madaling araw, kasi why? We need to work, yan, para ma-provide natin yung need ng ating family, and then plus nga yun, yung financial literacy, yung pagbabudget for the family, siguro the best, kasi parang ay nako, naranasan ko yung guys na yung magtatrabaho ka na parang wala ka na talagang sahod, kasi nga you're not aware sa budgeting, sa mga ganun. Ito naman guys, own experience ko po ito, kaya ko siya ni-share sa mga mami, sa mga dyan, ayan, kung ano man yung financial na pinagdadaanan mo, matatapos at matalagang malulutasan mo yan kung bagay yung sitwasyon mo, makakaahong ka dyan. Kasi dati ganun ako talaga, Diyos ko po, ang aking yun nga, kasi nga pag nagkapera ng extra, imbis na iano sa pangangailangan, kung saan saan nadadala. So yun, ay share ko lang, kasi nag-enroll na nga po ako. Yung aking anak na kambal na babae, parang aware siya, sabi niya, mama, enroll mo na ako. Yun, kaya tsaka discounted naman din siya, kasi nga may honor. So parang napakaliit na lang ng babayaran ko, yung isang kambal ko na lang na anak, isa yun ang medyo anahan natin ng tuition. So yung mga needs ng ating talagang needs ng ating family ang unahin.
So, yun pala, mas magiging madali pala yung ganun na, ayan, enroll na ng ano, maaga. Kung may extra lang talaga na pera, edi unahin na. Kasi before, yun nga, hindi nga ganun yung nagagawa ko, hindi ganun yung nangyayari sa akin. Kaya, ayun, pagkapasukan na talaga, doon ako nangangarag talaga. Minsan talaga, yun nga, pagka wala kang pang-enroll, kulang talaga yung pang-enroll mo, eh, ang nagiging takbuhan mo is anong utang. So, yun, ang hirap pagka yung kapos ka na kasi nga, yung pera mo is inilaan mo sa iba. So, yun, medyo guys, umuulan, kaya parang kumukulog pa. So, yun, yun nga yung nagiging ano, yung pera mo is hindi mo na ano talaga ng tama. Ang hirap. So, mahirap talaga. Kaya nga, ito, naging lesson ano, sa akin na yan. Ayan, kung ano, inuunti-unti ko na bago magpasukan. So, pagpasukan na, wala na talagang ano, problema. So, hindi ako nag-ano. Actually, yung uniform ng anak ko, isa yun. Dalawa lang. So, siguro yun. Isa pa sa ano ko, magdadagdag ako para tatlo. Tatlo na yung kanilang uniform. So, yun. Check natin kung kasya pa dun sa aking anak na lalaki. Kasi medyo mabilis siyang lumaki. So, yun yung ano, siguro sa mga mami na ano na dyan, ayan, mga nagbabudget na kagaya ko, siguro yun yung malayo pa ang pasukan, hindi, ano na, kung open naman ang enrollment, hindi, go na, and then kung ano naman, ayan, bilhin na ng mga gamit, kasi minsan, ano na sa, ang daming tao sa Divisoria, lalo na, so ako dito na lang sa may palengke dito sa amin, mas mura din naman, so kaysa magta-travel ako, tsaka makikisiksik ako doon sa tao, so yun, dito na lang, so yun, so, kasi minsan, iniisip ko nga, yung pala yung isang nagiging ano, kung dati, binabalik ako, nire-recall ko. So, ano nga ba yung mga factor kung bakit dumalok sa mga ganun na mga magulong financial na ano. Is, yun nga pala, minsan yun nga, nandun na, hawak mo na, hindi mo pa inaano, hindi mo pa binibitawan para sa mga needs mo. So, yun, na isa sa mga ano talaga is yung school education ng mga kids. Guys, thank you for watching. I hope na yan, more on budget, more on usapang pera pa tayo, pang gastos, mga needs ng mga mami sa aking vlog. So, thank you for watching. And if you are new to my channel, don't forget po to like, to subscribe, to share this video. And don't forget po to hit the red button for the notification of my upcoming video. Isang magandang buhay po sa ating lahat. At nawa po ang mga pagpapala, ang mga blessing ay patuloy na dumali po sa atin. God bless everyone.